Hello and welcome to the Land's Trip News. Si Nieves Fernandez ay isang guro ng paaralan sa Tacloban. Siya ay napakaprotektado sa kanyang mga mag-aaral na tinatawag siyang bilang Miss Fernandez. Noong 1941, ang kanyang buhay ay nabaliktad ng salakay ng mga Hapones ang Pilipinas at ang buhay ng kanyang mga estudyante ay nasa peligro. Siya ay naging isang silent killer na kredito sa pagbagsak ng mahigit sa 200 sundalong Hapon noong World War II. Sa kanyang bayan sa Tacloban, pinilit ng mga Hapones ang mga may-ari ng negosyo na isumiti sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bagay na maaari nilang ibigay. Nang dumating ang mga Hapon, wala makapagtago ng anuman, sabi ni Fernandez sa isang reporter mula sa Lewiston Daily Sun noong Nobyembre 1944. Kinuha nila lahat ang nais nila. Nagpasya siyang ilagay ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay matapos na alisin ng mga Hapones ang kanyang mga pag-aari at maliit na negosyo. At nagbanta na alisin din ang kanyang mga mag-aaral. Si Fernandez ay naging silent killer. Mag-isa at nakasuot ng all black attire, nagtakda siya ng mga pag-ambos sa gubat na armado lamang ng isang pansamantalang shotgun na ginawa niya mula sa isang tubo ng gas at kanyang bolo. Sa loob ng 2.5 taon, mag-isang ginawa ni Fernandez ang pananambang. Siya ay nagtungo sa kagubatan na walang panyapak. Nilikida ang 12 dozenang mga tropa ng mga kaaway na mag-isa. Sa larawang ito, nakuha ni Stanley Trotman noong 1944, ipinakita ni Fernandez sa isang sundalong Amerikano kung papaano niya tahimik na pinatay ang mga sundalong Hapon. Pinuntarian niya ang lalamunan, agad na pinatay ang kanyang mga kaaway. Kalaunan, nalaman ng mga tao ang kanyang mga gawa. Lumipad si Fernandez mula sa pagtuturo sa mga mag-aaral hanggang sa pagsasanay sa mga kalalakihan. Mula sa pagiging Miss Fernandez hanggang sa kanyang mga mag-aaral, tinawag siyang Kapitan Fernandez ng 110 mga gerilya sa ilalim ng kanyang utos. Siya rin ang nag-iisang babaeng commander ng gerilya sa Pilipinas noong World War II. Lumaki ang problema ng mga Hapon at pagod na kay Fernandez kaya nagpasya silang maglagay ng 10,000 piso na pabuya sa kanyang ulo sa pag-asang ipagkanulo siya ng kanyang mga kapwa Pilipino. Ngunit walang gumagawa. Sa buong gera, pinalaya ni Fernandez at ang kanyang mahigit 100 malakas na kasama ang mga bilanggo ng gera. Sinasabotahe ang mga rasyon ng mga Hapon at nagsagawa ng daan-daang mga pagsanakay sa mga kampo ng mga Hapones dito sa Pilipinas. Sa pagtatapos ng World War II at nang dumating ang mga Amerikano sa Leyte noong 1944, napalaya na ni Fernandez at ang kanyang puwersang gerilya ang maraming mga nayon mula sa mga Hapon at pinalaya ang 12 dozenang mga babaeng alilang taga-aliw.
What can you say about this? Just feel free to leave your comments and reactions to this video.